may gagawin tayo. Ito Samsung na 32 inches. So yung unit na ito ay na-check na natin ito. Na-check na natin yung unit at na-post na rin natin ito sa ating FB account ang naging problema nito. So ito, gagawin ko lang siya ng troubleshooting guide kung paano natin na trace ang problema ng unit na ito. So una kong ginawa dito, dahil sabi nung nagdala sa atin, technician din siya, nagpo-protect daw yung DC to DC niya. So makikita natin dito ay nagalaw na rin nila yung mga SMD cap natin, no? Yan, no? Wala na sa ayos yung SMD cap niya. So pag ganito, na-check na rin nila. Yan, pag dito, nagalaw din nila dito. So protect ang DC to DC niya. So akala nila dito lang sa tap board ang issue niya, kaya nagre-remove sila ng mga kapasitor, pero hindi pa rin nila nakuha ang sira. So pag mga ganito nagpo-protect, magre-resistance lang kayo sa mga SMD cap natin. Resistance, ohms. Kung may leak man yung ating circuit, ang mababasa nyo dyan ay 500 pababa or 1K pababa. Pwede na. Depende sa circuit na i-check nyo. So yung circuit na ito, chinek nila dito ay pang itong data nya, ABDD. So sinukat ko to, ang supply nito nasa 15 volts. Halimbawa, pag sinaksak mo yung unit, magkakaroon niya ng 15, tapos babagsak or mawawala. So ibig sabihin nun, nagpo-protect yung DC to DC. So sa mga ganitong panel, tap board, yan, apat yung source cock, yan ay may mga side cock minsan. Yan, kagaya nito, may side cock yan. So ginawa natin dito, hinanap natin kung saan ang problema ng unit. Ay nag-resistance lang tayo. Kadalasan, naging issue niyan, leak yung BGL natin sa BGH natin. Yan. Minsan nasa ohms lang ang value niyan, so dapat nasa K yan. Pag nakasukat kayo ng ohms sa ating BGH-BGL, ay may problema yung circuit niyan. So dito, mayroon din dito BGH. Pero ang connection talaga ng BGH natin ito, saka yung BGL natin ito, malalaman mo yan yung connection na yan pag hinanap mo sa dulo. Makikita mo dito sa dulo yung kanyang connection. Kasi nga, itong isa dito, yung BGH dito na isa, hindi yan marireading ng resistance natin papunta rito sa isang BGH natin. Parang nagda-drop yan. Hindi talaga yan yung pumasok doon sa ating side. Yan. Kaya siguro nalito siya, kaya hindi niya nakuha yung eksaktong problema ng unit. So kung dito ka magsusukat papunta rito resistance, mataas yung resistance nun. Kasi nga, hindi ito yung pumasok sa ating side. Ang pumasok sa ating side, itong BGH na ito. Yan, ito yun. Kaya pag nag-test probe ka rito to BGL, madidetect mo na mayroong short yung circuit na yan or leak. Pero pag dito to BGL, wala. So ito yung pumasok sa ating side papunta rito. Yan. Malabo lang. So makikita natin dito ay ito yung circuit natin. Yan, ito yung BGH natin. Pinutol natin yan para makuha natin kung ang problema ng unit natin. Yan. So dito natin nalalaman na ang problema ng ating unit ay nasa source cop to side cop. Kasi nung pinutol natin yung BGH dito, tapos nag-tester tayo dito to BGL, ay nag-open circuit siya. Pero pag dito ka mag-tester ng BGH to BGL, ay nagbabuzzer siya. Ibig sabihin, ang short niyan papunta rito sa ating source cock, pwedeng dito or pwedeng nasa side cock. So sunod on natin ginawa dito para matrace natin yung short kung saan talaga nagmumula,
ay sinipat natin itong portion na ito. Ayan. Gumamit tayo ng microscope para makuha natin kung talagang may problema yung portion na ito. So, dito natin nakuha yung short. Ginawa natin dito, nilinis natin. Lahat ng mga nasunog dito, tinanggal natin. Inopen natin yung circuit. So, medyo maselan pag dito ang problema. Dapat medyo maingat ka dahil pag naputol mo yung mga ibang circuit yan, pwedeng hindi na magka-display yung unit mo. Kaya ingat-ingat pag dito kayo naglinis or nag-cut ng sarkito. Yan. So, hindi ko lang napakita sa ating video kanina kung paano ating ginagawa. Kasi nga, medyo mahirap kasi videoan yan. Nakatutok tayo masyado. Yan. Tapos, pagdating doon, nung nalinis na natin ito, pinagana natin yung unit. Tapos, tiningnan natin kung anong test point dito sa ating sidecop, yung missing na supply. So dito sa ating sidecop, ang data nito makukuha mo naman sa ating Google pag ginugol mo yung sidecop number nito. Labo. Okay, so ito 3.3 natin ito, tapos ito yung BGH natin. Ang BGL naman natin ay dito sa kabila. Ito, dalawang test point. So yung iba niyan hindi ko na pinuksan kasi nga hindi naman natin kailangan yan. Dahil yung hinahanap lang natin na supply na missing ay itong BGH natin. Tapos naglagay tayo ng jumper. Yan, jumper yan papunta dito sa top board. So yung pinutol natin dito sa top board kanina, yung circuit ng BGH natin ay putol pa rin yan. So tapos nagtap tayo dito ng wire papunta sa ating sidecock. So yan na yung setup natin at i-testing na natin. Titingnan natin kung magkaka-display na siya. Yun oh. Oh, di ba? Nagka-picture na siya. So yung ganitong repair medyo maselan, medyo mahirap hanapin kung hindi mo kabisado ang problema ng mga ganito. At kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe.